During the initial 3 months of the assignment, I facilitated all meetings between Leonardo and Bongo at Leonardo's request. Alam po natin ang nararamdaman mo. Oh. Pero kaya ako umakyat, nanonood po ako sa TV sa baba. Oh. Mm. Mukhang itong committee na to eh parang pinilit ka para magsalita. Ano nga ba? Hindi galing sa atin yan. Galing ho kay Dong Dong, Dong yan. Mukha daw siyang yun ho bang nakikita niyo sa television? Kasi base sa mga nabasa kong komento, yun na yun ho ang interpretation nila dyan sa mga bad. Ito naman ho kasing si Madam Garma. Ayusin niyo ho. Huwag ho kayong humahagulgul habang binabasa niyo yung iyong sinumpaang salaysay. Para ho kasi kayong napipilitan eh. Para ho kasi kayong natatakot. Takot na takot kayo dyan sa pagbasa nyo na yan sa inyong sinumpaang salaysay. Hindi ho yan magugustuhan ng mga aso ni Tambaluslos. Dapat kasi ho, pagka binabasa nyo yan, yung medyo confident kayo na talagang medyo meron pang konting galit dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? Dito ho sa video na ito mga kababayan, hindi na ho nakapagpigil itong si Dong Gonzales at kinumpronta niya na ho itong si Madam Garma na kung saan pinaulit ho niya nabasahin ang kanyang sinumpaang salaysay dyan sa Quad Committee. Pero bago natin pag-usapan yan, grabe ho itong araw na to, napakaraming nangyari. Kung dun sa unang part ng Quad Committee hearing ang binanatan nitong si Kerwin Espinosa eh itong si Senator Christopher Bongo, dito sa pangalawang bahagi ng committee hearing ng Quad Committee ang babanatan naman ho nitong si Garma eh itong si Senator Christopher Bongo. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Maraming salamat ho. Yan lang ho eh, nagpapasaya sa atin. Like at subscribe. Okay na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, nagbago na ho ang tono nitong si Madam Garma. Noon ho kasing unang pagtistigo niya o pagbibigay niya ng kanyang salaysay dyan sa Quad Committee, eh talagang napaka-confident niyang sagutin itong mga tanong ng mga aso ni Tambaluslos. Pero dito sa isa na to, bigla hong bumaliktad lahat eh. Kumbaga talagang bigla ho siyang nagdaldal kaso hindi na ho natin nakikita yung confidence niya. Ang nakikita ho natin sa pagdi-deliver niya ng kanyang sinumpaang salaysay, eh takot. Mukha ho siyang tinakot. Body language, facial expression, the way na i-deliver ho niya yung kanyang basahin ng kanyang sworn statement, eh mukha ho siyang tinakot. Yun ho ang nabasa natin doon sa mga komentong sinubaybayan natin sa social media. Kasi ho, live ito, tayo ho, abang umaandar ng live, eh ginagawan ho natin ng reaction video. Kasi para ho makita ng ating mga kababayan at hindi ho sila basta-basta maloko dito sa mga ganitong pautot ng mga aso ni Tambaluslos dyan sa House of Representatives. Ito lang ho ang masasabi ko dito sa mga aso ni Tambaluslos na to. Grabe, nakakadiri ho kayo. Kung meron man ho kayong marinig na natatakot itong si Garma para sa kanyang buhay, sa buhay ng kanyang pamilya at sa buhay ng kanyang mga kapamilya at mga kaibigan, hindi ho si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pinanggagalingan ng takot na yan. At hindi naman ho mahihina yung mga kasama natin dito sa PH Update para hindi maintindihan kung kanino nang gagaling yan takot na yan. Kung sino ang nagbibigay ng takot na yan dito kay Madam Garma. Tayo ay nalulungkot. Sa totoo niyan, hindi naman ho natin gagawan ng reaction video yan. Dapat to susundatin ho natin yung banat nitong si Ian Gasa, ano, kasi nag-live yung third floor kanina, napanood natin, napakaganda ng mga punto de vista nila kaugnay dun sa mga banat nitong si Ian Gasa. Gusto ho natin susugan kasi mahuhusay talaga eh. Bakit pa naging idolo kung hindi mahuhusay, di ba? Ngayon, bigla ho nating nakita ito, na umiiyak, humahagulgul itong si Garma, na ano ho tayo, na-intriga tayo, bakit naman humahagulgul itong si Garma? Kaya naman, dito sa video na to, sabay-sabay ho nating malalaman. Ito na ho ang buong video, mga kababayan. Game. See any objections from any of the chairs of the committee, nor the members? Barbers. Sige, please, paki-basa mo lang ang iyong sinumpaang salaysay. Basahin yan, basahin. Thank you, Mr. Chair. On September 12, 2024 and September 27, 2024, I was invited to serve as a resource speaker during the recent legislative inquiry conducted by the Joint Committee on Dangerous Drug Public Order and Safety, Human Rights and Public Accounts of the Honorable House of Representatives
regarding the investigation into the war on drugs of the previous administration. During these hearings, I was asked several questions concerning my knowledge or involvement in the deaths of three Chinese inmates of the Davao Penal Colony. Yung tatlong Chinese inmates ho na yun, mga drug lord ho yun. Okay? Yung mga pinag-uusapan ho natin dito, buhay ho ng tatlong drug lords na kung saan napakarami ho nilang winasak na buhay sa ating bansa. Napakaraming kabataan ang nawasak ng buhay nitong mga Chinese drug lords na to. Huwag ho natin kalimutan yun. In the death of General Wesley Barayuga, all focusing on the alleged extrajudicial killings of the aforementioned individuals. I was also questioned about my relationship with the former president, as well as my career as a police officer and my tenure as the general manager of the Philippine Charity Sweepstakes Office. Mm. Okay, throughout the hearings, I answered questions from the committee based on my personal knowledge. However, I did so with great apprehension as I recognized that my statements on national television could significantly endanger my life, the safety of my family. And other very close to me. After considerable reflection, I am now executing this affidavit to provide a comprehensive information to the QuadCom regarding everything I personally know about the war on drugs during the former administration. On May 2026, I received a call from the President Rodrigo Roa Duterte at approximately 5 a.m. Grabe ho, di ba? Halatang halata ho na napilitan lang ho itong si Garma dyan sa ano na yan na sworn affidavit na pinapabasa sa kanya ng mga aso ni Tambaluslos dyan sa House of Representatives. Instructing me to meet him at his residence in Doña Luisa, Davao City. Loy. I was already acquainted with the mayor having served as the station commander in one of the police stations in Davao City during his tenure. During our meeting, he requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level, replicating the Davao model. The Davao model referred to the system involving payment and reward. Nako po. Kayo na hong humusga, mga kababayan. The Davao model involves three levels of payment of reward. First is the reward if the suspect is killed. Second, is the funding of planned operations. And the third is the refund of operational expenses. Colonel Garma, can you speak louder? No. I'm sorry, speak closer to the microphone. Initially, I informed the President that I was unaware of any individual with those qualifications, as I had not been assigned outside of Davao City or had served in the national capacity within the PNP. However, I recalled my upperclassman Edilberto Leonardo, who was heading the Criminal Investigation Detection Group and was also a member of the Iglesia ni Cristo. I mentioned his name to the President. On the same day, a certain individual named Muking contacted me to request for the phone number of Leonardo's contact details, which I promptly provided. A week later, I learned from Arthur Narsolis via phone call that
Sir Leonardo had been summoned and was instructed to proceed to the Royal Mandaya Hotel in Davao for a meeting. Leonardo informed me later that he stayed at the hotel for almost 3 days, during which the president directed him to organize, according to Sir Leonardo, a task force, which he understood as PAOTF. When Leonardo relayed this information, urged me to join the task force, I declined first, citing my lack of experience in handling said operations. Leonardo subsequently informed me that he had prepared a proposal routed to Bongo outlining the task force, which would encompass Luzon, Visayas, and Mindanao. Grabe yan. Grabe ho yan. Grabe naman yan. Madam Garma! Hindi naman ho kayo mukhang napipilitan at mukhang tinakot dyan sa lagay na yan. Tuloy-tuloy nyo ho kasi yung pagsasalita. Huwag nyo hong binibitin yung mga crocodile dyan sa House of Representatives. Hindi ho natutuwa si Tambalusro sa mga ganyang klaseng banat. I am afraid of my life, Mr. Chair. And the life of my relatives and my friends and classmates. Kanino ka natatakot? Para kanino? Kanino? Sinong pinanggagalingan ng takot? Sino ang nanakot? Si Tatay Digong? Hindi ko siguro totoo. Hindi magiging tahimik ang weekend natin, mga kababayan. Leonardo subsequently informed me that he had prepared a proposal routed to Bongo confirming the task force operation which would encompass Luzon, Visayas, Mindanao. He also inquired if he and his classmates could have a courtesy call with the president through Bongo for a photo opportunity. Considering this, I thought... Galito ba kayo dun sa mga nagurgor na tulak at mga ano, mga gumagawa ng illegal nung panahon ni Tatay Tipong? Galito ba kayo? Dapat kung galit kayo ngayon, masaya kayo dahil ang dami nang nawawalang mga bata at mga ano, mga krimen sa kapsada. Okay ho ba yun sa inyo? Anong mas gusto nyo? Napili ho kayo? Prudent to invite also my classmates to join the courtesy call. Naku. So in the presence of Colonel Bacay, Villela, Grijaldo, Tuzon, and Dueñas, the member of class 97 and 96 were accommodated in separate rooms at the DPWH office in Panacan, Davao City. The president did not enter our room, and I was unaware if he visited the room of class 96. Singa muna. After the courtesy call, Leonardo informed me that the structure of the mentioned task force would undergo changes. In June of 2016, Leonardo has transferred from Manila to assume the position of the chief. Okay lang ho yan. Okay lang ho yung mga sinasabi na yun ni Garma. Paano kung pinasinungalingan ng mga binibitawan niyang pangalan na yan dyan sa kanyang sworn statement na yan? Paano? Magpo-forgery siya. Nagsisinungaling siya. Panibagong kulong na naman. Ako, yari ka dyan, madam. Of the CIDG Region 11. During the initial 3 months of the assignment, I facilitated all meetings between Leonardo and Bongo. Naku, Bongo na naman. Oh. Subsequently, they established direct communication. Leonardo informed me that he had
recall several trusted personnel, namely Lester Romel Bactat, Rodel Serbo Palma, Peter Parungo to serve as operative for the task force, notably Bactat, Serbo, and Palma were for now discharged from the police service. Romel Bactat, Serbo, Palma were all former police officers stationed at the CIDG 11 office. They were discharged from the service on or about a year ago due to an operation that led to the killing of one individual. Lester Bergaño is a provide citizen, while Peter Parunga was a former detainee of CIDG due to a charge of rape that has been cleared. Romel Bactat, Serbo Palma, and Parunga were charged with the task of collecting and verifying informations provided by police officers in the field concerning arrests, deaths of individuals named in the list of drug personalities, and creating summary reports. All of these reports would then be encoded and compiled by Lester Bergaño. The compilation is thereafter elevated to Sir Leonardo, who will decide what level the arrest or killing was and its corresponding reward. Rewards were only given for killings, while for arrest, only for the funding of Copland and refund for operational expenses was given. I saw how these individuals operated when I would visit my friend in CIDG 11. Ay, nako naman, madam. He conveyed that the task force would be structured differently and that he submitted a document to Bongo detailing the task force operation, including an overview of the current drug landscape in the Philippines. I was informed that the drug structure originated from Bucor, where numerous drug lords are currently incarcerated, and that it has three branches, Luzon, Visayas, and Mindanao, with Peter Lim involved in the Visayas region. Once the task force became operational, I later learned that all Copland's funds, refunds for operational expenses, and rewards for agents were processed through the account of Peter Parungo. Currently, Lester Bergaño maintained a comprehensive list of the drug personalities of the Philippines. Leonardo conducted briefings for all PDEA, IG regional directors, and PNP chiefs regarding the drug situation. Additionally, if any individual died during police operations, Leonardo will report the incidents to Bongo for inclusion in the weekly report and request for refunds of operational expenses. Anak ng toko. Si Senator Bongo naman ho ang tinatrabaho nila dito sa pangalawang bahagi ng kanilang quad committee dyan sa House of Representatives. Kumbaga kay dating spokesari, disregard na ho nila yun, hindi nila makita eh. Ngayon, dito na ho sila sa dalawang malapit kay Tatay Digong, kay Senator Bato, at dito kay Senator Christopher Bongo. Tuloy. Leonardo had final authority to determine who would be included in the list of drug personalities and to classify their threat level as well as the discretion to remove individuals from the list. Furthermore, in 2016, while I was at the CIDG office following up the appointments of my personnel, I overheard Padilla discussing drug activities at the Davao Penal Colony with Leonardo. Padilla specifically identified certain Bucor officers involved in drug trade
notably mentioning an officer named Ginto, who was subsequently killed along with other Bucor members. These are the critical facts I personally know regarding the drug war of the previous administration. I am prepared to provide additional details and information in a supplemental affidavit or during an executive session at the discretion of the committee. I affirm the truthfulness and accuracy of the above statements to assist in the investigation by the Joint Committee, Your Honors. Sakit, Mr. Chairman. Go ahead, SDS. Pakinggan natin po si Dong. Mr. Chairman, alam mo, papasalamat ako kay Ma'am Garma. Nako, Ma'am Garma na ngayon, ha? Ma'am Garma na ngayon, nung huli, kulang na lang, kainin niyo siya sa inyong mga tingin pa lang. Pero ngayon, nagpapasalamat ka na kay Ma'am Garma. Bakit? Anong dahil lang nagpapasalamat po kayo kay Ma'am Garma? Alam po natin ang nararamdaman mo. Pero kaya ako umakyat, nanonood po ako sa TV, sa baba. Mukhang itong committee na to, parang pinilit ka para magsalita. Ano nga ba? Hindi galing sa atin yan. Galing ho kay Dong-Dong yan. Mukha daw siyang pinilit. Yun ho bang nakikita nyo sa television? Kasi base sa mga nabasa kong komento, yun na yun ho ang interpretation nila dyan sa mga body language na itong si Garma. Kaya ka umiyak. Baka sabihin ang quad kong pinilit ka para magsumite ng affidavit at masahin mo. Umiyak ka. Hindi ho ba? Hindi ho ba pinilit itong si Garma? Kasi mukha ho siyang napipilit. Ayan, nagtatanong tayo, hindi nyo ho ba pinilit? Kasi dating parang ho siyang pinilit. So, gusto po namin kasi na pakita mo talaga na kusang loob ang sasabihin mo dito sa Quadcom. Yan. Kusang loob. Wala pong sapilitan. Walang sapilitan. At galing po sa puso nyo. Galing sa puso. Hindi galing sa mga aso ni Tambalusros, okay? Galing sa puso dapat ni Garma. Ang pagsasalita. So, kaya po ako umakyat na sa baba ako. Kausap ko yung mga ibang kasama natin. Ano pinag-uusapan nyo? Ma'am Garma, alam ko naman po yung sitwasyon nyo. May nanonood po sa atin buong Pilipinas, lalo na sa Mindanao. Alam ko po kung ano nararamdaman nyo. Pero pakita nyo naman po, in the interest of fairness. Wow! Yun yung pinakamatindi mong banat dito sa video na to. In interest of fairness, palakpakan natin itong video. Hong-Dong, in interest of fairness. Diyan ho, walang palipaliwanag. Pagka naabutan kayo nitong si Paduano, anaku, contempt ho kayo dyan. Anong fairness? My goodness. Every Pilipino, pakita po natin yung fairness dito. Kung titingnan niyo po yung mukha niyo sa TV, yo, ano yung mukha niya? Ang analisa po namin. Parang itong committee na to. Which is ako na bigla may affidavit kayo. Nabigla kayo? Di nga. Kaya ako po sana kung pwede kasi hindi po naiintindihan yung mga binabasa niyo, yung mga nanonood. Yung affidavit niyo hindi po naiintindihan. Yung affidavit hukad niya kasi, iba yung lumalabas sa bibig niya, yung pagbasa niya, iba yung mga sinasabi niya dun sa affidavit. Iba din ho yung agulgul ng iyak niya. Yung agulgul ng iyak niya, mararamdaman ho natin yung takot niya pagka hindi niya binasa yung affidavit na yan, maliliplikan yung mga televiewers siya. Natin. Kung kayo nandito... Anong televiewers? Ano yan, teleserye? Kaya tinatawag mong televiewers? Anak ng toka, sabi ko na sa inyo mga kababayan, huwag ko kayong basta-basta magpapaniwala. Linuloko ko tayo nitong mga aso ni Tamba. Naintindihan nyo, pero pag nasa TV kayo, hindi nyo po naintindihan yung mga sinasabi nyo. Mr. Chair, on that note, kung pwede po, magpahingat siya, huwag siyang umiyak, sabihin niya lahat in a clear reading, in a clear words. Ako po, I move sana para basahin niya ulit yung kanyang affidavit, Mr. Chairman. Pinapabasa ulit, okay? Salamat po.
Siguro, Miss Rowena Garma, we will give you time to be composed. Wow. And wow, lambing mo na, ha? Baka gusto mo rin siyang i-ano. Lambing na nitong si ano ngayon, ha? Dati kulang na lang lamunin niyo ng buhay ang si Garma. Ngayon, nagpapapupo na kayo sa kanya. We cannot blame you doon sa inyong emotion. Ako rin, nabigla din ako doon sa... sa kasi is a sudden turn around, no? Nabigla daw ho sila the last mga hearings po natin. Oh. And suddenly we will be receiving an affidavit like this, no? Oh. Siguro malapat lamang pong sabihin natin sa committing to kung somebody forces you to execute an affidavit like this. Hmm. That a while ago the reason why we're asking Tingnan nyo naman ang pagmumukha ni Garma. Ang layo ng tingin. Tapos nakasalubong ang kilay. Yan ho ba ang hindi mukhang tinakot? Congressman Manuel to hold his gun. Kasi nga, I was able to see the affidavits and I really wanted to read muna for a while. And 4 pages lang naman po yun. So, nakakagulat din. Di mo po ba nabasa? Kung dan, di mo po ba nabasa yan? Tatanong tayo, mas maigi siguro kung i-reading nyo na yung inyong mga tanong. Po yung nilalaman ng inyong affidavit dahil a complete turnaround. So, meron po bang pumilit sa inyo para i-execute itong affidavit na to? Wala po, Mr. Chair. It took me 1 week to make some reflections po. Wow. And what po siya? Grabe. Oh. Napaka walang yaho nitong si Martin Tambaluslos Romualdez. Napaka rumiho talaga sa politika. No, sobrang dumiho sa politika. Tayo dito sa PH Update. Pagka nakakapanood ho tayo nito, actually pangalawang record na natin 'to, nasira yung unang record natin. Hindi ko magana yung mic. Nabiktima na naman ho tayo ng ating napakagaling na mic. Nalulungkot ho tayo pagka nakakakita tayo ng ganyan, parang yung pinipilit ng baluktutin, pinipilit ng ilihis, yung mga magagandang nagawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kung saan, para naman sa kabutihan ng mga ordinaryong Pilipino. At ngayon, pinag-uusapan natin yung tatlong buhay ng tatlong Chinese traveler. Just you to execute. I realize the truth will always set us free, Mr. Chair. Wow. At least I will be able to contribute if we really want to make this country a better place to live and for our children. I think we have to do something para maibalik po yung trust sa PNP. Oh my goodness, maibalik ang trust sa PNP. Okay, kung yan ang gusto mo. Magkaroon po ng reform sa PNP. And yung tiwala po ng mga tao, whether victims of criminals sa gobyerno. Kanina po may sinasabi kayo na natatakot kayo sa buhay niyo at sa pamilya niyo. Saan po kayo natatakot? Of course po, it's normal, Mr. Chair, when you speak the truth, you cannot please everyone. And it's normal to anybody to have that mixed emotion. But still, it took me 1 week to make it. Alin yung truth na yun? Yung bang una mong sinabi dyan yung truth o yung pangalawa na yan? Hindi mo na please yung mga aso ni Tambaluslos dyan kaya talagang takot na takot ka kaya gumawa ka ng panibagong tag dito, sworn statement. Ano ba talaga, madam? Reflections. And I realize I need to do my part po. Dahil po ba sa relasyon nyo sa nakaraang administrasyon kay former president? Kaya po ang damdamin niyo po ay mixed emotion. Normal lang naman bilang tao po, Mr. Chair. Pero what prevailed after a week of reflection is I always say the truth will always set me free. We are helping. I want a better place, a better PNP, Mr. Chair. Yes, Mr. Chairman, Ma'am Garma, we are all on the same page. Kaya ginagawa. Wala na, hindi na lang kayo makabalik. Okay lang naman yan, walang problema yan.
sa ginagawa niyo hubang yan diyan sa quad committee, umaayos ang ating mga kalsada, nababawasan hubang kriminalidad sa Pilipinas. Hindi naman ho eh. Kaya kahit ano pang gawin niyo diyan sa quad committee na yan, okay lang, sa ayot sa gusto niyo, mag-i-stand out pa rin ang nagdaang administrasyon dito sa administrasyon ni Marcos Jr. At marami hong nakakamiss doon, kaya kahit ano pang paninira niyo diyan, ngayong weekend pag-uusapan natin 'yan. Bababaran natin 'yan si Garma. Pero pagkatapos ng weekend na 'to, babalik na naman tayo doon sa estado ng ating mga kababayan na kung saan miss na miss itong ang nagdaang administrasyon. Gawa po natin to para sa taong bayan. Maayos, yung PNP, mawala, ang extrajudicial killing, yung drugs. Kaya nandito po tayo. Para daw mawala ang drugs. Ang pinag-uusapan ho natin dito, yung buhay ng tatlong drug lord. Ang nagurgurho doon sa war on drugs itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga illegalista, mga tulak, para daw mawala ang drug, ang droga, kailangan pag-usapan yung mga pinag-uusapan na yan sa quad committee. Palakpakan ho natin si Dong. Nang to, ang galing itong mama na to. O, paano naging congressman to? Sabi niyo po, we are totally agree on that. Kaya gusto ko lang pong i-clear at sinagot niyo na na walang pumilit, nag-meditate ka for how many days before you prepared that affidavit na bigla nga ako ngayong Quadcom hearing na meron po kayong affidavit. So on that note, Ma'am Garma, pag-compose na po kayo, ayos na po kayo, pwede niyo po ulit basahin. Ayun, at dahil pinaulit ho nitong si Dong Gonzales, yung affidavit nitong si Madam Garma, dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Huwag ho kayong basta-basta magpaloko sa mga propaganda ng mga kalaban nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Ngayon, pagka lumabas yan sa pahayagan na bumaliktad na si Garma, binanatan na itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte at kung ano pa man ang nangyari dyan. Kasi alam ho nila eh. Alam ho nitong administrasyon na ito, hindi ho sila mananalo sa susunod na eleksyon sa mga Duterte. Kaya kailangan ho nilang gawin yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayun na nga mga kababayan, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Tayo ay nalulungkot. Ganito ang nangyayari sa politika sa ating bansa. Napakarumi. At itong si Tambalusos ay ayaw ho talagang tantanan itong mga Duterte at itong administrasyon, itong simbangag. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal lahat ng Pilipinas.